Mango Avenue. Ganito ito pag-araw. At ganito paggabi. At ngayon, ganito ito. Hindi ito ang Cebu na kilala ko. This is not the Cebu that I know. Girls, girls, girls. Naggagandahan at nagseseksihan ng mga babae. Mga Pilipina o dayuhan, mga Cebuana, mga Koreana, nasaan sila? Mga naiigsihan ng mga shorts ng mga sexing babae. Nakakasilaw ng mga legs, nasaan na? Nasaan na sila? Nung mga araw na bata-bata pa ako, ito ang nightlife ng Cebu. Nung mga panahon ang mga taga Cebu, dito nagpupunta gabi-gabi. Tumitigil lang ito pagdating ng alas 6 ng umaga. O pag lumabas na ang sinag ng araw, doon na sila. Umuwi ng kanilang bahay. Parang mga multo na sa gabi lang lumalabas. Mga magagandang multo. Ano kaya nangyari? Sabi ng isang security guard, nag-expire na daw ang business permit nito. Sabi na ba ng iba, ito ang resulta ng tunay na pagbabago ni Pangulong Duterte. Sabi lang naman, teorya, pero walang ebidensya. Di na ako nagpatuloy na alamin kung ano ang tunay na dahilan kung bakit natulad ng dati ang nightlife ng Cebu. Sabi ng mga nakakausap kong mga taxi drivers at mismo ang security guard ng Mango Square, nagsisilipatan na daw ng gimikan ang mga taga Cebu. Nasa Makta na daw sila. Panagdait, Oslob City. Pero okay lang naman, meron pa naman na iwag mga ganito dito sa Mango Avenue kahit pa paano. 4 years ago, 2014 to 2015, compared now. Pretty wild. Yeah, in Mango there, right? They're not there anymore. They're not there anymore. It was pretty wild here 4 years ago. It was better. I live in Cebu because there's an international airport. There's reasonable hospitals. The traffic, although it's horrible, it's not as bad as Manila. It's not correct. Constant. I agree. There's international food available. No. And the girls, of course. All right. That's what I can agree. Have you been to Davao? No. No, not yet. You not should go yet. There. One day, my next big trip is Palawan. Oh, wow. Mango, bumalik ka na, please. Naminis na kita. Okay. Ah, okay. Yeah.